Bukod sa pagiging offensive weapon, nakilala si Josh Schmidt noon bilang isang mamaw sa offensive rebounds at sa shot blocking. Siya kasi ang pinakabatang player sa history ng NBA na nakaabot ng 500 career blocks at eventually 1,000 career blocks. Ito pa, siya din ang pinakabatang NBA player na nakapagtala ng 10 blocks sa isang laro na hindi man lang nakakakuha ng kahit isang foul. Matindi ang spider senses. Si Baby Josh ang 17th overall ng Atlanta Hawks. Ang tingin ng mga fans sa kanya noon ay light version ni LeBron. Nanalo siya noong 2005 Slam Dunk Contest at naging panglimang player lamang sa history ng contest na makakuha ng 3 perfect scores. Pagsapit ng 2013, matapos mag-expire ang kontrata niya sa Hawks, ay pumirma siya sa Pistons ng 4-year, $54 million deal. Malaki-laki yun, baby boy. Natapos niya ang season na may averages na 16.4 points, 6.8 rebounds, 3.3 assists, 1.4 steals at 1.4 blocks. Oo, 4 taong kontrata ang pinirmahan niya kaso makalipas lang ang 1 taon sa Detroit ay na-waive din siya agad. Pagtapos nun ay naglaro siya sa Rockets. Maganda naman ang kanyang nilaro sa Houston at hanggang sa playoffs ay malaki ang kanyang ambag. Nakaabot pa nga sila ng Western Conference Finals salamat sa mga big scoring games niya noon. Pero hindi pa rin naging sapat ang team effort dahil natalo lang din sila ng eventual champions na Golden State Warriors. Pagtapos ng season na yun ay lumipat siya ulit ng team, this time sa Clippers. Medyo magiging journeyman na itong si Baby Josh. Di naging maganda ang stay niya sa LA, kaya tinrade siya pabalik sa Houston pagkatapos lamang ng ilang buwan. Noong November 2016, umalis ng NBA itong si Smith at naglaro sa Chinese Basketball Association o CBA hanggang 2017. Pagtapos maglaro sa CBA, ay sinubukan niyang ulit bumalik sa NBA at gusto sana niyang maglaro para sa Rockets kaso walang naganap na deal. Pero noong October 2017, binigyan siya ng kontrata ng Pelicans dahil injured ang marami sa mga players nila noon. Pero matapos lang ang 3 laro ay waived din siya agad at dito na opisyal na tapos ang karera niya sa NBA. Pero wait lang, Plok, there's more. Makinig, kahit wala na siya sa Pistons at sa NBA, alam nyo ba na simula noong 2014 ay binabayaran pa rin siya ng $5.3 million taon-taon hanggang 2020. Ito yung salary niya noon sa Detroit na hinati-hati into 6 years para pampababa ng salary cap para makapag-sign sila ng ibang players. Isa na namang inspiring money heist story. Pero magaling naman tong si Baby Josh noong kanyang peak. Masyado lang bugnutin yung mukha pero I don't mind the money heist. Sana alls. O siya, Plok, kita-kits sa future videos. Jump, 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 balero.